nandito tayo sa ating vlog natin. So, nandito tayo sa Barangay Kantang Muna kung saan first time na ginaganap yung sipagkakrown na ito ginaganap dahil ito sa parating na pista ng Senyor San Roque na kung saan ito ay igaganapin ngayong August 15-16. Ito ay dalawang araw na laro ng sipagkakrown. Ito yun siya. Yun. So, ito, buong araw ito na gaganapin ngayon. Simula ito kayo ng umaga at mayroon pa itong gaganapin na mayroon araw bukas. So, interview natin yung isang sponsor nito na kung saan isa siyang seaman na nandito rin nakatira. At tayo ay nagpasalamat sa kanya kasi ako nagugulat din kung na kung saan first time kong naranasan na mayroon palang isang ganitong tao na gusto rin masaya ang pista ng first time niya ginaganap ito. So, i-interview natin siya ngayon na kung saan nandito lang siya nakaupo sa table. Okay guys, nandito tayo ngayon. Pag-ausap natin yung isang taong ito yung nabibigay buhay na kung saan ito ay maganap talaga yung laro na ito. So, isa ito siyang seaman na siguro isa din itong player ng sipagkakraw. So, usapin natin si Sir. At, ngayon din si Sir kung Sir, ako si Golden Libris, isang takraw player din po. Isang seaman, isa siya. So, may pangalawang tanong lang, sir. Bakit mo ito, ginaganap mo ito, sir? Or ano po yung purpose mo ito na ginaganap mo dito sa isang medyo bukid-bukid na barangay? Pagdating namin dito, sir, ang asawa ko, puro dito, tapos wala akong klaro, kaya gusto kong ipromote yung takraw dito para maraming makakita na ang takraw ay isa sa pinakamagandang laro sa ating lugar natin, sir. So, sa bagay, kasi ang takraw kasi ito yung pampansang laro dito sa Pilipinas. So, nagkaroon ako ng interest na i-vlog ito at para ma-interview kita dahil ito ay first time na gaganap dito, kaya naglakas loob talaga ako na gagawa ng video para maipamahagi sa tibok sa buong bansa na mayroon palang nangyayari dito. Okay, game first number 36, Kantaon A versus Bohol Province pa. Prepare. Game number 36. Sa pamamagitan ng effort ni Sir. So, Sir, ito ba ay karamihan mo lang ginagawa o ngayon mo lang ginagawa itong pagkataon na ito na pinapalaro mo ito o mayroon pang kiniganap na laro sa ibang lugar? First time ko mayari na ako yung nag-organize sa ibang lugar. Natulong ako sa mga nag-organize pero ito ako talaga nag-organize para yung mga bata dito enhance din yung skills nila sa laro kahit hindi pa masyadong at least nakita ng mga taga rito na ang ganda pala ng laro. So yun, narinig natin yung kaliwanag ni Sir. Tama-tama yun sabi ni Sir. Kaya ako nagulat din na first time at mayroon talagang nangyari pala ito na ganun na. Kasi ako yung bata, wala talaga yun dito. Kaya ako na masaya rin ako na mayroon palang isang tao na naglakas loob na mangyari talaga ito para sa kasiyahan ng mga bata at sa parating na pista natin dito. So ayun sir, maraming salamat. So at obvious ito at meron pa yung bukas yung ano sa final. Bukas po top 8. So bukas na yung final ang final. Siguro mga mahali siguro. Start natin 8. So napaka saya natin ngayon kasi masaya din yung mga bata na kung saan yung hilig nila. Hira lang kasi mangyari dito yun kasi wala kasi ng mga coach dito. So sa pamagitan ni Sir, isang player din ng takraw na yun yung team player na ito yung hilig niya. So magpasalamat tayo sa kanya. So Sir, maraming muli salamat sa oras na binigay mo sa amin at ipatuloy mo lang yung bigay kasiyahan sa mga bata
para maano din yung hilig nila, yung sports nila. Maraming maraming salamat sa lahat. Okay, sir. Okay, guys. Nakausap natin si sir. Nakausahan siya yung nagbigay buhay talaga dito sa araw ito. At sana hindi lang ito yung una na maganap dito para tuloy-tuloy pa rin yung pangyayaring ito. Kahit sa ibang lugar man lang o kahit sa ibang lungsod para makita sa mga tao na ito pala yung laro na napakaganda, yung sipak takraw. So, yun. Dito, mapakita ko sa inyo. Iikot ko sa inyo itong mga naglaro ngayon. So, makikita ko, napakagaling talaga nila. Napakagaling nila. So, once ito yung maging biyasa or maging palagi ng mano dito. So, yung mga bata na nandito sa barangay na ito, marami pong magka-interest sa laro ito dahil napakaganda talagang laro ito. So, yun guys, naibigay ko na sa inyo yung mga informasyon at hanggang dito na lang tayo guys. So, bukas, umalik natin bukas yung mga sino yung mananalo. So, yun, hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat. Thank you.